Apat na araw bago ang Valentine's Day sa February 14, dagsa na ang mga mamimili ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. Ayon kay Maria, isa sa mga tindera sa Dangwa, tumaas na ang presyo ng bulaklak. Ang rosas na nabibili ng 150 pesos ang dosena sa ordinaryong araw, ngayon nasa 700 pesos na ang dosena. Kaunti raw kasi ang supply ng rosas mula sa Benguet at Baguio. Ngayon po, 700, may 800. Depende kasi sa klase ng rosas, ma'am. Yung ganyan po, magkano? Ngayon po, 700. Dati po, magkano? Ay, ordinary days, oh. Depende rin. Minsan 150, nagiging 200. Pero yung nakaraang buwan, mahal kasi kapunti ang ano harvest. Kailan po naging 750 ang 700 ang dosena? Ngayon po, ma'am, araw. Tumaas din ang presyo ng Malaysian mumps, carnation, stargazer at iba pa. Pero ang sunflower, nananatili naman ang presyo sa 50 pesos hanggang 70 pesos ang bawat isa. Dahil sa dagsa na ang mga mamimili, ang mga tindera na mismo sa Dangwa ang nagpapaalala sa mga dumadayo na sumunod sa health protocols. Nangangamba kasi ang mga tindera na ipasara kapag dumagsa ang mga tao at tuluyang mawala ng negosyo. Nakakatuwa naman kasi nakikita ko parang magkakabilihan, parang makakabawi ng konti sa mga nakaraang panahon. Sa atin yung pag-iingat di ba? Kung nag-iingat ang gobyerno sa atin na mga kailangan tayo mga mag-iingat sa atin sarili, hindi na kailangan laging paalala. Dito kung minsan nawawala yun eh. Lalo na yung nagkakabilihan. Kailangan paalala. Hindi mo naman maiwasan eh. Yung iba kasi gusto nila kumita. Yung iba naman gusto madali yung kanilang order, maibigay lahat. Kaya kailangan maging maayos lang ang pagtakbo ng pagtitinda namin at ang bilihan dito. Para hindi kami magiging agaw pansin sa kinaukulan. Di ba? Sa ngayon, buhat nung nag-pandemic kasi komo ang mga tanim, yung mga ikaunti lang. Kaya talagang tumaas. Oo, tumaas talaga. Kahit, pero hindi naman ganun. Kasi yung dating mga tanim noon na kunyari 100%, halos 60% lang meron. Si Chona Bongko na taga Orani, Bataan, maagang namili ng bulaklak sa Dangwa para hindi maabutan ang pagtataas ng presyo. Ilalagay na lang daw niya sa ref ang mga bulaklak para hindi masira at umabot sa araw ng mga puso. Bakit kayo maagang namimili ng mga bulaklak? Para makamenso kami ng bayad at ang para mura. February 14 na. Oo. Lalagay lang namin ng yelo sa rep. May git na 20. Konting daw talaga namin. Ang panghanap ko ay talaga namin. Orani, Bataan. Orani. Alas 3. Hindi pa, niyayelo lang namin, may diskarte kami paggawa namin. Ano pangalan niyo, Ate? Chona Bongko. Parang pala tayo ng pangalan. Ano yan, matitibi pa yan. Regular kayo po bibili nila sa Dangwa. Suki niya sila. So magkano naman ang retail mo dyan? Ay, di pare-pares, may 1,000, may 2,000, may 500, 300. Sugod sa pagbebenta namin. Malakas na bayad tayo. Bago natin, kung mabili ngayon. Awa na pang siguro, baka mabili. Ano pa rin yung mensahe sa mga magbabalintay? Ay, sana manigaya silang lahat. Kahit may COVID, masaya na rin dahil gawa ng sasapit ng araw ng puso. Ganun talaga, kahit na mahal, bibili sila. Halagang 20 mil ang biniling bulaklak ni Bongko at ibibenta rin sa Bataan. Sinabi naman ni Janice Veneracion, isa sa mga nagtitinda ng bulaklak,
na malakas ang bentahan ngayon sa online dahil sa pandemic sa COVID-19. Takot na raw kasi ang mga tao na lumabas. Okay naman po ma'am, lalo na pag sa online kasi yung iba ayaw na pumunta ng Dangwa para ingat din sa COVID. Hindi naman ma'am, pahalos pareho lang din po. Siguro tataas siya mga 13-14, yung mga bagong supply ng bulaklak. Saan po ba galing yung bulaklak na yan? Yung sa amin po kasi galing ng India, Thailand, saka Ecuador. Puro imported. Ito pong all imported na po siya na Ecuador roses, pati fillers is 1.5. Pagdating ng February 13, pwede sa... Hindi na po. Nag-additional na lang po ako ng ano yung para sa delivery, lalo na sa mga online. Malakas po online yan, sir? Medyo malakas naman po. Yung ibang bulaklak, sir, mga magkano po ba? Ano pinakamura niyo? Yung mga hindi ako ng 1.5? Meron po tayong animan na imported na India roses na naka-round or naka-arm. Meron tayong 500, 600, 700. Pero gumagawa rin naman po kami ng mga affordable, pero imported na yung bulaklak. Magkano yung affordable sa inyo? Depende ma'am, kasi may single tayo na 150, 100. Meron naman yung mga maramihan na anim na 500, 600. Depende po talaga sa kung ilan yung bilang ng bulaklak. Umaasa ang mga tindera na mas malakas ang bentahan ngayong taon. Mura man o mahal ang ibibigay ng bulaklak sa araw ng mga puso, ang mahalaga ay manaig ang pagmamahalan sa bawat isa, lalo na ngayon na may kinakaharap na pandemya ang bansa sa COVID-19. Chona Yu, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.